Magkikisig na binata. Mang Bird King, hahayo po kami. At magpaparami ng purong binhi. Sama nyo ngayon, anak ko. Kaya kayo? Oo naman. Hindi nyo po nasabi sa amin may napakagandang anak kayo. Hi, I'm Sammy. But you can call me Sam for sure. Siya nga pala yung mag-aasikaso ng bubid namin kasi tapos siya ng agriculture. Tuturuan niya kayo. Mang Berting, baka naman dito marunong lumusong sa putikan. Ay, kung yung uso, kumakali sa lumusong sa putikan. Ang tapang. Anong variety ba ang magandang puro? Una, kung akma ba ang variety sa lugar. Meron kasing variety na akma sa patubig. Meron ding variety na akma sa sahod ulan. Dapat din matipay sa peste at maganda ang kalidad ng bini. Diba? Pwede. Eh na nga pala ang palaya, malapit na. Tara! Tara na, para makarami pa kayo tayo. Oh, kita mo naman, madaling puntahan. Malapit sa patubig. Madaling patuyuan. Malayo sa ilaw. Para hindi puntahan ng kulisap. At matabaan lupa. Parang si Sam. Oh, ang payat mo ah. Lalagay pa kami ng mais sa paligid niyan. Para maihiwalay namin ang mga binhing, pupuruhin namin sa iba. Ah, ito ba yung crop barrier? O tanim na nagsisilbing pangharang. Oo nga, crop barrier nga. May tatlo kasing para ng pag-isolate. Isa ang crop barrier. Maaari rin naman ang isolation by distance at ang isolation by time. Ah, ganun pala yun. Oh, Greg. 40 kilos yan. Atiin natin ngayon ang tigbe 20 yan. Para pagka lumubog natin sa tubig ng bino, magiging maganda yung palay natin. Sinabi ko na sa iyo kanina yun. Sige, sali mo na. Gusto mo naman ang sakot para hindi magkapo ang bino. Sakto na rin ito. Yan. Sige, tara. Abot mo sa atot. Ako ang maglulubog. Parang bahala maglublog. Ano yan, para may matutunan ka sa akin. Sige, diyan ka na lang. Ako na maglulubo nang matutunan ka. O sige, abot mo sa akin. Tama, sige mo na ako pa. Paano yung tamang paglulub? Ito ang tamang paglulub. Sam, ayusin mo yung pagpapatag ng binhi sa tubig. Dahil ibababad pa natin ng 24 oras yan. Alam ko naman yan eh. Katapos natin ibabad ng 24 oras, lalagay natin yan doon sa paleta. Oo nga, ilalagay natin sa paleta at panibagong 24 oras naman sa pagpapakulog. Kahit nga 36, pwede to. 24 lang. Hoy, Greg, Sam, alam nyo, basta lumabas na yung kulay puti doon sa binhi, pwede nang isabog doon sa punlaan. Pwede mo. Paleta to.
pwede ka nang ipunla. Ha? Bakit? Kasi nakangiti ka. Tulad karamihan ng mga bini na ito, nakasibol na. Pwede nang ipunla. Ikaw din, pwede ka nang ipunla. Ha? Ako? Bakit? Kasi ang binhi, bago ipunla, pinahahanginan para hindi magdikit-dikit. Eh, ikaw, ang hangin mo! Ano nang ginagawa mo? Ganito ang tampaganda ng kamang punlaan. Yan! Tama yan! Iangat natin ang bahagya para hindi mababad sa tubig. Nang sa gayon, pantay yung tubo. O, tansya-tansya lang yan. Mga 50 to 100 grams kada metro kwadrado. Dumukod ka nga, Mitch. Kaya tama na ang 40 kilos sa isang hektarya. Yan, ganyan. Tama yan. O, iwasan pagkapatong-patong ang bini, ha? Para maganda ang tubo ng bunda. Alam mo naman yan. Mukha nagturo sa'yo. Mukhang naiayos nyo na yung lupa. Ano ginawa ninyo? Inararo na namin yan agad pagkatapos umani. Para mabulok agad ang pinagkapasan o dayami. Siyempre, para mawala ng posibleng pamahayan ng pesing insekto. 3 linggo bago magtanim, pinatubigan na namin. Sabay ang pag-ayos ng kanal at pilapil. Malambot ng lupa, inararo ulit sa pahalang na direksyon mula sa unang araro. Mm-hmm. Pagkatapos, mga 5 o mga 7 araw, ha? Tinurog na uli namin yung lupa. Oh, gamit yung inisyal na pagpata, gamit siyempre yung suyod. Kasi kapag makikitang ano yan, pantay, hindi walang ano, walang mataas o mababaw na lupa, pantay talaga. Eh masusolusyunan 50% ng problema sa pagtatanim ng palay. Masosolve agad. Level lang. Level. Level lang. Ano to, level diyan oh, pantay yan. Eh? Pantay, galing. Oh, eto. Sumanggo ni Gary ito para sa paglalagay ng abono. Oh, mga kasama, hawak nyo ba ito? Nakaipit sa CD ito. Buklatin nyo na lang. Baba, ngayon. Tali-tali naman. Doon. Oh. 20 by 20 centimeter kapag wet seasons. At kapag dry seasons naman, 20 by 15 centimeters. Mas malaki ang pagitan kapag wet seasons. Sapagkat, mas mahigpit ang competition sa araw sa mga panahon ito. Ang dami naman yan. 2 to 3 punla lang kada kundos. Ha? Anong oras pa tayo matatapos? Ganyan talaga ang pagtatanim. Di ba nga, magtanim ay dibiro. Magtanim ay dibiro, maghapon na kayo. Di naman makakuto, di naman makatayo. Magpalibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas. Handa na ba kayo? Handa kami! Mga kailangan tanggalin para maging puro ang ating binhi. Wala sa linya. Masyadong mababa! Masyadong mataas!
ang kulay. Mumulaklak ng maaga. Iba ang hugis. May sakit na halaman. Tayo. Huh? Bakit? Di ba dapat anihin natin ang mga palay, 80 to 85% ng mga butil sa uway ng taniman ay hinog na. Hindi! Sa commercial lang na palay yun. Kung yung anihin natin ay yung pangbinhi, mga 28 to 35 na araw, pagbuka ng bulaklak. So, di pa tayo late? Parang ganun na nga. Saka ito, sakto lang, green pa rin ang tangkay, meaning hindi overripe. Tama na ko yan. Diyan! Nilinis niyo ba ang panghiik? Yes, sir! Huwag na natin ito kapukas. Gawin na natin ito! Yes, sir! Ata! Huwag niyong itulad ang pagpupuro ng binhi sa luma niyong kinaugaliang pagpapalay. Kailangan nila ng extra care. Ang pagpapatuyo, hindi dapat biglaan. Masyado nang mainit ang simento. Mabibigla ang mga palay. Maaaring maapekto ng kalidad nito. Paano, edi bukas na lang ulit yan? Oo, hanggang sa maging 12 to 14% ang moisture content o halumigmig ng binhi. Teka, teka. Ano naman tong moisture content? O, ganito. Kapag inalim mo tong palay, mayroon niyang 20 to 25% moisture content. Sa pagbinhi, kailangan muna nating pababain yan hanggang 18% lang. So, hindi dapat mabigla ang pagbilad. Mm-hmm. Tapos, isinop na muna. Tapos, ibilad na lang ulit. Oh, hanggang sa maging 12 to 14%. Tama. What? Wala naman tayong moisture meter. At wala rin tayong ibang aparato para masukat yan. Paano natin makukompute yun? Si Ma'am Bertin! Yeah! Pwede na. Pwede na? Pwede na? Pwede nang linisin.
kayong seat cleaner? Wala po. Eh, meron ba kayong blower? Wala rin po. Meron ba kayong gasolina? Ubos na rin po. Meron ba kayong kahit ano? Wala! Wala! Wala man lang seat cleaner o blower. Wait, meron ba tayong seat cleaner o blower? Sana man lang may cleaner o blower. Pero meron pang isang paraan. Ano po? Alam niyo nang gagawin niyo. Hi! May natutulong ka ba ako? Dala kayo, busy kayo. Ako na bahala dito. Samahan mo na lang ako sa timbakan. Please! Saan naman tayo ni Leo? Alam mo, Leo, ang timbakan dapat malinis, tuyo, may protection mula sa ulan, may protection mula sa lumibig ng hangin, at para hindi siya papasukan ng daga. At dapat paikot ang patong ninyo ng mga sako mula sa ibabaw ng paleta para yung hangin paikot hanggang sa ilalim. Ah! Parang ganito ba, Vichy? Wow! Yes! Ganyan yan! Ganyan! Ganyan na ganyan! Yan. Alam mo, Vichy, ang pag-ibig ko sa'yo parang imbaka ng binhi. Ligtas sa ulan! May proteksyon sa daga at halumigmig ng hangin. At isa pa, pag tayo naging magkarelasyon, may hangin. Makakahinga ka ng maluwag, Michi. Oh, Michi. Ikaw talaga, lika na nga doon. Michi. Lika na. Oh, Michi. Basta, lagi nating tatandaan ang pagpupuro ng binhi nagsisimula yan sa kung aling binhi ang pupuruhin. At importante, mahalaga, yung pagpili ng bukid na pagtatamnan. Mahalaga rin siyempre ang paghahandaan ng lupa. At lalong-lalo na ang pagkilala at pagtatanggal ng halo. Iwalay ang pag-ani sa magkakaibang binhi. Kaya dapat tiyakin nating malinis ang lahat na kagamit ang gagamitin pang bukid. At kung magbibilad sa semento, gumamit ng net o kaya panig. Iwalay ang mga binhi, walang laman, magaan, pasok ng palay, mga bato, at mga buto ng damo. Lagi rin tatandaan, panatilihing malinis ang imbakan. Dapat gawin natin lahat ng ito nang sa ganun magamit natin ang binhi nang paulit-ulit. Tama! Ay, ano ka ba? Ay! Kala ko kasi close na kami. Tumigil na! Hindi! Saway ka! Anak yan!